Sinaksiha ni Pongnong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda ng Pilipinas at Estados Unidos sa isang landmark agreement para po sa paggamit ng Pilipinas ng nuclear energy. Kapag ipinatupad ito, pwede nang mag-export ang Amerika sa Pilipinas ng nuclear reactor at iba pang materyales sa paglikha ng nuclear power. Yan ang ulat ni Alan Francisco live. Alan. Itinuturing na pinakamabilis na kasundo ang napirmahan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Isang kasunduan, Aljo, na may kinalaman sa paggamit ng nuclear energy. At mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sumaksi rito. Ang nuclear energy ay mapagkukunan na ng enerhiya o kuryente ng Pilipinas sa taong 2032. Iyan ang painiwala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsaksi niya sa paglagda ng 123 Agreement. Ito ang kasunduan ng pagutulungan ng Pilipinas at US para sa mapayapang paggamit ng nuclear energy. Ibig sabihin, pinahihintulutan na ng Pilipinas ang mga kumpanya sa Estados Unidos na mag-invest at makilahok sa mga proyektong may kinalaman sa nuclear power project sa bansa. Kung maaalala, sa unang SONA ni President Marcos, sinabi niya ang planong abot-kaya, reliable at sustainable energy supply sa Pilipinas. I called then for the re-evaluation of the possibility of safely developing nuclear energy in the Philippines, recognizing the enormous potential of nuclear energy given the new highly advanced technologies and standards of safety, security, and all the different safeguards that are now in place. Sa sidelines din ng APEC Summit, ang Meralco at kumpanyang Ultra Safe Nuclear Cooperation sa Amerika ay una ng sinabing magsasagawa ng pag-aral hinggil sa malinis at sustainable energy sa Pilipinas. I look forward to seeing this agreement in action in the years to come. Nuclear energy is one area where we can show that the Philippines-US alliance and partnership truly works for our peoples, our economies, and the environment. Nagpasalamat naman si U.S. Secretary of State Antony Blinken kay Pangulong Marcos at sa pamahalaan. When this agreement goes into effect, the United States will be able to share equipment and material with the Philippines as they work to develop small modular reactors and other civilian nuclear energy infrastructure. And we'll do so while following the highest standards of safety and security and while complying with our international non-proliferation commitments. Kinilala rin ni Secretary Blinken ang aksyon ni Pangulong Marcos na bawasan ang greenhouse gas ng 75% sa 2030 at mapataas ang produksyon ng clean energy. Si Energy Secretary Lotilia naman niniwala na ang nilagdaang nuclear cooperation ay hindi lang mainam sa power generation at supply, kundi maging sa agrikultura, health and water management at iba pa. Samantala, nanawagan din si Pangulong Marcos para sa isang mas matatag na ekonomiya at pagtutulungan para sa pag-usulong ng green energy solutions na abot-kaya ng lahat. Na sinabi naman niya sa kanyang intervention sa APEC Leaders Informal Dialogue and Working Lunch, ang green technology ay ang paggamit ng siyensya at teknolohiya para makalikha ng mga eco-friendly products at services na magpuprotekta sa kalikasan. Si Pangulong Marcos din ay kasama sa Second Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Leaders Meeting, kung saan naroon ang kanyang mga fellow leaders na layong itaguyod ang sustainable at inclusive na pag-unlad na ekonomiya na pakikinabangan ng mga manggagawa at consumer. Kasali rin ang Pangulo sa nangyaring APEC Family Photo kasama ang mga kapwa niya pinuno sa Asia-Pasipiko. Aljo, may ilang aktibidad at pupulungin pa mamaya si Pangulong Marcos bago siya tumulak pa Los Angeles. At yan ang balita mula rito sa San Francisco, California. Kasama si RJ Guevara, ako si Alan Francisco. Aljo. Maraming salamat, Alan Francisco.